morning everyone. Meron pala ako ngayon sa inyo ipagkwento ha. Yung naging karanasan ko sa aking pagtitinda guys. Sorry pala dito ay nag-voice over na lang ako kasi maingay kasi siya. Hindi siya gaano marinig ang boses ko. Kaya ito, yung video ko ay mute ko na lang tapos nag voice over na lang ako kasi ang ganit. Naalala ko pa naman kung anong sinasabi ko dito. Kinikwento ko po dito ay ano yung karanasan ko dito sa aking pagtitinda na kailangan talaga natin ay everyday talaga tayong magtitinda kahit matumal kasi hindi naman pwede na susubuan na agad natin kahit basta matungan. Saka ito pala guys ha, dito kasi tatlo kami tabi-tabi, so kompetensya talaga. So yung ibang katabi natin nagagalit kasi ginagaya daw natin yung mga paninda nila, eh hindi naman. So kasi ang ginagawa ko kung ano lang naman talaga yung hinahanap sa akin ng tao at saka wala sa akin, nililista ko at saka kinabukasan, binibili ko pag nakakabenta ko. So yun, ganun. Hindi ibig sabihin na ginagaya ko yung mga paninda nila kasi dati pa naman nagtitinda ako na hinto lang kasi nalugi yung tinda ko. So ngayon, hindi ibig sabihin na porket nagkakaparehas kami ng paninda ay ginagaya ko sila. Nililista ko kung ano ang hinahanap ng tao na wala pa ako dyan. So kaya yan, sinasabi nilang nagkakaparehas kami ng paninda kasi ginagaya ko sila. So para good vibes lagi. Hindi ko sila guys iniintindi, pasok sa halimang tenga, kabilang tenga, labas yung mga sinasabi nila. Kasi pag dinibdib mo sila, walan ka ng gana sa pagtitinda. Ako hindi eh. Focus ako sa aking pagtitinda kasi may goal ako eh. Kaya ako nagtinda dito para kumita kahit konti eh. Which is hindi pa ako kumikita dito guys ha, kasi nagpo-focus ako na lumago ang aking tinda. Hindi ako dito nag-iipon para sa sarili ko. Yung binta ko ay niro-rolling ko lang. Niro-rolling ko lang siya. Binta ko ngayon, ibibili ko bukas. Kasi mayroon tayong binabayaran na pwesto dito. Nagbabayad tayo ng kuryente kahit maliit lang. At least, pira din yung yun ang ginagawa ko guys. And ang i-share ko nga pala sa inyo dito is kahit pa paano napapalago-lago na natin ang paninda natin, ang ating maliit na sari-sari store. Nabibili-bili na natin yung mga hinahanap ng tao paunti-unti kasi dati naman to guys, paninda ko to, nawala lang, nalogi lang kasi hindi maayos yung paghawak. So ngayon na ano ko na siya, na sana hindi matulad yung dati na parang hindi ko siya inayos, hindi ko siya nahawakan ng maayos kaya nalogi ako. Kaya ngayon kahit mahirap, talagang kinakarir ko siya guys. Nagluluto-luto ako ng ano, ng kakanin, like saging, tapos maruya, yun ang ginagawa ko guys. Dati nagtuturo na ako kaso parang hindi dito click yung turon, kaya naghahanap ako kung anong mas click. Yun, dun ako nagpapatuloy. Tapos kung asawa naman yung tao, so maghahanap na lang ako ng panibagong lulutuin. Yun guys ang aking ma-share. At ito pala ang ito talaga ang sasabihin ko sa inyo, na tayo pala pag tayo ay pumasok sa sari-sari store, wag tayo pumasok sa utang kasi instead na yung ang i-share ko sa inyo guys is hindi pala maganda pag tayo ay pumasok sa sari-sari store, magbi-business tayo ay mamumunan tayo ng utang. Ganito kasi ang nangyari sa akin nung ako ay
sorry sa inyo guys na ano kasi daming dumadaan kasi napapalingon sila pag nagsasalita ako mag-isa. So ang i-share pala sa inyo guys ay huwag na huwag tayong mangungutang pag tayo ay nagsari sa restore kasi ganito yon. Ang tutubuin natin sa isang araw na pagtitinda natin ay mapupunta lamang sa ating inutangan. So sila ang kikita, tayo ay hindi. Paano kung matumal? Tapos kinabukasan matumal ulit. So ang mangyayari doon, yung tutubo sila, nagpapagod na lang tayo noon. Tapos magbabayad pa tayo ng pwesto. Wala tayong kikitain na pupunta ang kinita natin sa tao or sa mga lending na inutangan natin. So ang ending, papagod tayo, hindi na tayo gaganahan magtinda kasi wala naman tayong nakikita kasi ang income na pupunta doon sa inutangan natin. Tuwan-tuwa tayo, sure yan, di ba? Ito, relate kayo dyan naman. Tuwan-tuwa tayo pag nakakatanggap tayo ng pera. Akala natin atin na yan, pero hindi pala. Kasi utang eh. Araw-araw babayaran mo yan. Saan pupunin? Doon sa panindam mo. So, anong mangyayari? Lugi. Kaya, ang may papayo ko sa inyo guys, mag-ipon na lang muna kayo bago kayo mag start sa pagtitinda. Kasi kung mag-i-start kayo at utang naman, baliwala din. Mag-i-stop din kayo kasi well, hindi naman kayo kumikita dun eh kasi napupunta sa pagbayad sa utang. Kaya ito kasi medyo matumal kasi ngayong umaga so napaisip akong mag-vlog. Kung naisipan ko, i-share ko yung karanasan ko dati kasi alam nyo guys nung nag-start kasi ako magtinda nung umuwi ako galing ng Manila so nag-start ako magtinda noon is 2012 tapos nalugi ako 2016 kasi nga isa pang nagpapalugi guys sa ating sari-sari store eh, doon natin kukunin sa ating panggastos yung binta natin sa store, wala na tayong pang rolling kasi pinamili natin nung panggastos natin na hindi naman para sa tindahan. Doon na paunti-unti na lugi ang paninda ko guys. At ito pala yun. Kung dati, bumibinta ako ng 5K a day. Ngayon guys, alam nyo ba kung ano na lang ang binta ko? Minsan nga nakakabinta ako ng 20 pesos. Alam ba ang pinakamalaking binta ko dito sa aking sari-sari store is 300. Pero pinagkakasya ko yun guys. Kasi sabi ko, mas maganda na to, paunti-unti lalaki, kesa naman mag-start ka ng malaki, tapos pababa. Mas mabuti na yung maliit, tas pataas, sana marinig ako ni Lord, at biyayaan niya ako na maging maayos itong pagtitinda ko, guys. Yun ang aking i-share sa inyo, yung karanasan ko na hindi talaga maganda yung magsasari-sari store ka tapos utang yung muna niyo. Dahil wala ka talagang kikitain dun. Ang kikita yung utangan mo pero ikaw hindi. Sasayang ka lang. Napakahirap yung umpisa ka sa pagsari-sari store tapos aasa ka sa utang. Oo, masaya ka kasi malaki ang puhunan mo tapos yung pala, utang. So, ang araw-araw na binta mo, ihuhulog mo lang din doon sa inutangan mo. At ito pa guys, ang na-experience ko. Halimbawa, nangutang ka tapos wala ka ng paninda, hindi ka pa tapos sa inutangan mo na isa. So maghahanap ka ng mautangan ulit kasi wala ka ng panghulog dun sa inutangan mo at wala ka ng paninda. So ganun ulit. Hindi ka pa rin tapos sa isa. Ayan na naman. Wala ka na namang paninda kasi araw-araw nga naghuhulog ka. So dalawa na. Dalawa na yung inutangan mo. Araw-araw yung hulugan mo dalawa. So wala ka nang naruruling sa paninda mo. So ang mangyayari, maghahanap ka ulit ng mautangan. So tatlo na. So palaki lang ng palaki guys, wala ka nang kikitain doon. Nagsari-sari store ka para mayroon kang kikitain, nagsari-sari store ka para maging masaya, magandang feeling mo kasi mayroon ka ng pagkukuhanan ng income. So wala na,
kasi napupunta na dun sa pinagkakautangan mo. Minsan napapagalitan ka pa ng maniningil sa'yo kasi hindi ka makakabayad. So stress na yun guys, super stress na. Kaya ko ito sinishare sa inyo para yung mga makakapanood nito na mag-uumpisa sa pagtitinda, please lang, huwag kayong susubok sa utang talaga. Mas maganda mag-ipon kayo, mag-start kayo sa maliit. At balang araw ay lalaki din yan. Kasi wala talagang lumalagong paninda galing sa utang. Siguro kung uutang kayo sa maliit na tutubuin at saka hindi arawan, mas okay yun. Pero kung doon kayo sa arawan, tas malaki ang tubo, wala guys eh. Kasi hindi araw-araw, sabi pa nga, hindi araw-araw ay piyesta. May araw na napakatumal, may araw na wala kang binta, tapos araw-araw may maniningil sa'yo. So hindi na happy ang mararamdaman doon sa pagtitinda mo eh. Stress na kasi nag-iisip ka, wala akong binta ngayon, ano yung hulog po nakakaya sa maniningil, wala akong ibabayad. Nangyari yan sa akin guys eh. So far,